Alam niyo mga kante, sa panahon ngayon, kung meron ka pang hawak ng gantong mga 8 reales coin, no? Abay, maswerte ka. Yan po ang ating pag-uusapan. Babalik, alam mo na yung bago lang magtuloy-tuloy. Pasalamatan ko lang ating mga star sender kay Marlon Cruz at kay Benz Mojica. Maraming salamat sa mga star ninyo, no? At huwag kalilimutang mag-join sa ating membership na sa ganun ay makapasok sa group chat at magkaroon ng mga koneksyon sa mga legit buyer and seller, syempre, no? Ito, mga kantos, syempre, kapag meron ka pang hawak na ganitong klaseng mga old silver coin po ito, abay, siyempre, maswerte ka. Bakit natin nasabi yan? Eh, siyempre, ang opposition silver, mga hunters, ay meron pong value yan. Especially, old coin na po ito. Ang opposition ng silver ay parang katulad din po ng ginto yan, you know? Habang tumatagal, habang tumatanda, ay tumataas ang value ng mga yan. Diba? Lalo nga, ito ay coin. Ayan po siya, no? 1894 po ito. RS. Maraming klase itong mga 8 reales coin ito, eh, no? Pakita natin ang kanyang specs, no? Value 8 reales, year 1824 to 1897, silver 0.903, no? 27.0 gram. Ayan, mga palatandaan, no? Siyempre, importanteng malalaman nyo, no? Sa timbang, isa yan sa palatandaan. Dapat ganyan ang timbang niya, no? 27 gram, no? Mahigit lang ng konti, no? At dapat kung kayo ay meron nga nakuha na ito at kung meron man kayong gustong bilhin, dapat alam nyo na ang palatandaan, alam nyo kumilatis ng genuine, no? Isa sa pinakapalatandaan nitong 8 reales na ito ay yung kanya pong side. Tignan ninyo yung readed niya. Hindi po pangkaraniwan ang readed niya kagaya nung yung mga fake kasi o mga counterfeit, ang read po nun ay diretsyong linya lang. Katulad ng mga readed ng mga BSP series coin natin na 1 piso, diba? Diretsyong linya lang. Ito kasi readed nito ay hindi basta-bastang maka-counterfeit. Ayan o, napaka-unique ng readed ng coin na ito. Ayan, so ibig sabihin, genuine ang ating coin, mga ka-hunters. Ayan, so alam nyo na, no? At siyempre, yung script of legend ng mga genuine ay talagang ano yan, pinong-pino at detalyadong-detalyado. Makikita mo yung balahibo, diba, ng agila na yan ay magandang-maganda ang detalye. At siyempre, yung cactus, no? At sa kanyang reverse, yan, libertad. At yung embossed lettering na tinatawag ay talaga namang maganda yung pagkakalettering niya. So ayan ang mga palatandaan. Tapos kung mapapansin nyo rin mga kahantes ay may pagka-black. Hindi po nangangahulugan na pag ganyan ng itim ay pangit ang kondisyon. Hindi po. A natural tone na po yan dahil na rin sa kanyang edad. Ayan o. May pagka-black tone na rin ito, eh. Kaya maganda. Uncleaned. Kapag mga silver ang onyo, huwag yun na pong tangkaing linisan niya ng gamitan ng kung anong-anong chemical para kuminta. Mawawala po ang value niya. Kung magkakaroon man ng value, sobrang baba na. Dapat unclean, no? Ayan po ang inyong tatandaan sa ganitong klaseng mga collector's item coin. Ayan po ang ating coin ngayon, no? At titignan natin muna pala, no? Dito sa lemista, sinipi ko mula sa lemista, no, lemismatis. Kapag uncirculated ang kondisyon ng ganyang 8 reales mo, mga hunters, no, 1894 GORS 52,000 na po. E yung ating hawak ay extra to extremely fine condition pa. So, maganda na rin. Maganda pa rin ang value niyan. Diba? Extra fine, susunod, extremely fine, no? Or EU, tapos uncirculated. So at least may idea na kayo kung magkakano ang halaga ng barin. So, pwede maglaro yan para 5 to 6K. Ayan, huwag kalilimutan mag-subscribe. God bless po.